isa. Halina't balikan natin ang nakaraan, mga kwento'y pakinggan na wika ng siyang nandaan. Nagkakaibaan sa kultura, nagkakaisa sa diwa at pag-ibig ng ating bansa. Kakaibaan sa itsura, halitin natin ang tulay sa pagkakaisa ng pagkakaiba. Umaagos, lumatay Magandang araw sa panguling episode ng ating cultural documentary na Usapang Wika. Pag-usapan naman natin ang isa sa mga wika ng mga kapatid nating Muslim, ang Meranaw. Ang mga Meranaw at ang wika ng mga ito ay nanatiling matatag sa kabila ng mga impluensya ng modernisasyon at ang makabagong panahon. Halina kayo't pag-usapan natin ang lalim at ganda ng wika ng mga Meranaw. Yung kasing Meranaw, according doon sa mga linguist na nag-aral nito, parang pagitan siya ng wikang Iranon at saka Maguindanao. Pero karamihan doon sa mga salitang Meranaw ay nanggaling sa Iranon. Yung mga Iranon naman, nakatira sila sa pagitan ng Lanao del Sur at saka Cotabato. Na ang mga nakatira naman sa Cotabato ay mga Maguindanaon. So, yung wikang Meranaw ay parang umusbong na lang doon sa dalawang wika na yon. Pero mostly, galing talaga sa Iranon. Assalamu alaikum. Sa kan si Norasha Marom Sarbayabaw. Saya ko mabaling sa Marawi City, Lanao del Sur. Aya katerwami na Meranaw. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sa kan si Rehan Nampuan. Pag-iskwila ko sa Ateneo de Davao University. Aya mother tanga kana Iranon. Ang wikang Meranaw ay kabilang sa Danaw Group, subgroup, kasama ng wikang Iranon at Maguindanaon. Ang Danaw subgroup ay kabilang sa Greater Central Philippine Languages ng mga wikang Austronesian ng Angkang Malayo Polynesian. Nabibilang sa Danaw subgroup na mga wika ang Meranaw, kaya masasabing may mga salita o leksiko na magkahawig sa wikang Iranon at Maguindanaon. Minsan kasi nagkakaiba sila sa intonation, pero may mga salita na magkakapareho. Kasi kapag binasa mo yan, so ang lalabas kasi doon, ang Meranaw, ginagamit nila Pag non-Meranaw ka, ang basa mo, Meranaw. So, lagi mo, kung naririnig mo siya, lagi mo siya i-correct. Problema namin yun . Sabi nila, isinulat mo kasi ng Meranaw. So, laging may problema ang ganoon. Or else, ginagamit yung letter A, Meranaw. Nag-come up kami ng isang symbol for the SWA na nanggaling sa isang linguist na Ilocano na commissioner namin. Nilagyan namin ng dalawang tuldik yung itaas ng E para ma-identify namin na yon ay nagsisimbolo ng SWA sound. May mga nagugulat na mga kababayan ko na paano daw, bakit daw nagkaroon ng tuldik yung E. Sabi ko, pinapaliwanag ko na yun ang ginamit ko sa SWA. Maaring sabihin na kapansin-pansin sa panulohiya ng wikang ito ang tunog, pepet at mga tinatawag na low bell, no? Na mga heavy consonant, yan yung PH, TH, KH, SH at saka Z. Dahil sa phonological feature nito na pagiging aspirated ang pagbigkas. Gaya halimbawa ng Paris minimal na isa. Ang ibig sabihin nun ay isa, no? At isa. Yung Z, isa. Isa ng kahulugan nun ay isa. At saka isa, kahulugan nun ay tanungin. Halimbawa na, halimbawang pangungusap. Kung na isa buhay, inibugayin ka. Ibig sabihin nun, isa lang ang binigay mo. Isa yon. Yung isa naman na, isa nga kung na ang tunay problema niya na. Oh, tanungin mo siya kung ano yung problema niya. Kaya yung isa at saka S at saka Z. Halimbawa rin ay yung matay, na ibig sabihin is mamamatay, at matay, na ang ibig sabihin ay matagal. Halimbawa sa pangungusap na
mataid na wataanan o mamamatay din ang batang yan. O kaya doon naman sa mati na matiid na nga yan pamamagayan o ang tagal ng ayuda. Ganun. So yun yung T at saka TH. Sinasalamin ng wikang Meranaw ang katauhan o personalidad ng mga nagsasalita sa pamamagitan mismo ng kanilang paggamit ng sarili nilang wika. Sa intonasyon pa lamang, sa kontekstong diskurso, mapapansin na mariin o may katigasan o kalakasan ang tono ng kanilang pananalita na akalain ng nakikinig na non-native speaker na para silang nag-aaway. Subalit iyon ay karaniwan lamang sa mga Meranaw. Marahil refleksyon ito ng kanilang pagiging matapang at pagkakaroon ng maratabat o pride. Kung mapupunta ka sa isang lugar na lahat Meranaw, magugulat ka, akala mo nag-aaway. Ay, kung halimbawa ganito, di ba sa atin, malumanay lang, oh, kain na tayo mga anak. Pero sa Meranaw, pumantanod ko na mga bata. Ganun siya, pero hindi yung nagagalit. Pero yung intonation kasi at saka yung pananalita, ganun yung sa Meranaw. Kaya akalain mo talaga na nag-aaway pero hindi. Yun lang talaga yung tono ng pananalita. Ay, tawag saya na kumbong. In English, it's veil. It's a head covering. O dinasapang sa ulo. Ay, dumambua, tuwagan tano a, mukna. Nag-iamuk na na mas malindo. Ka, panggamitan amay ko, psumbayang. Gusto kong pag-usapan din natin yung mayaman na bokabularyo ng mga Meranaw. Yung manisan at saka marunok, charming yon. Tapos yung mapeparas, beautiful yun eh. Yung mapebuntal, pretty. Mapebustan, beautiful pa rin yun eh. Ang equivalent sa English eh. Sa English naman, either pretty or beautiful eh. Eh sa Tagalog, is maganda yun eh. Maganda lang eh. Pero basta maganda lang ang ginagamit. Sa panliligaw naman, pwede mong halimbawa, sa Meranaw naman kasi walang direct na contact ang babae at saka lalaki. Puro pahatid lang eh. Kumbaga palipad hangin, mga ganoon. Tsaka wala kasing face-to-face na ligawan. Ang sinasabi lang niya, may nasa isip niya yung gusto niyang ligawan. Kaya lang, hindi niya pwedeng sabihin dahil meron ng cultural restriction. Ganun, hindi, wala kasing direkta na sasabihin niya sa isang babae, ay gusto kita. O kaya, kibaya ang gos ka. Kasi, pwede ka niyang sampalin eh. Oo, ganun. Ang pwede lang niyang sabihin, magpahiwatig siya na gusto niya yung babae, mag-offer siya ng serbisyo, lima mag-offer ng upuan, o kaya mag-offer ng pagkain. Yan ay part ng idiomatic expression ng Meranaw na deeply rooted sa faith in Islam. Maririnig mo na kunwari may nangaway sa'yo, magsabi mo lang na sabar. Yung parang, paano kaya yan sasabihin, no? Yan yung sinasabi ko na sa amin lang din yan. Yung pag meron kang makita na parang nakakamangha. So sabar, na Arabic word for patience. Sabar can also pertain to self-control, perseverance, endurance, acceptance of the things that are happening in your life right now. Masasabi mo na hindi siya kaya-aya. Masasabi mo, tuba, tuba, tuba. With all the action pa na, tuba, tuba. Yung parang ginaganon mo yung kamay mo na parang pinapakita na hindi yan mangyayari sa'yo. Tuba, tuba, tuba. Tuba, tuba. Kung mayroong kang, kunwari mayroong kang pangarap na hindi mo naman nakuha, nasasabi mo lang na sabar, okay lang, yung mga ganun ba, okay lang, o kaya na, ano kaya yung meaning niya? Wala siyang exact meaning sa ano, wikang Filipino. Ginagamit siya kung kunwari, nanakawan ka, tapos sabi ng friend mo na, sabar ka ba dun? Yung parang, why, sabar ako ba dun? Yung ganun, nandun yung word na sabar, yung parang pagpasensyaan mo na, yung mga parang ganun, pero hindi siya exact word na ganun. Depende kasi sa sitwasyon. Ang by nature naman ng mga Meranaw, peace-loving people eh. Kung hanggat maaari, ayaw mo makasakit, gagamit ka ng idioms para hindi direkta na magalit yung kausap mo. Ganun ang mga Meranaw. Hindi kami yung mga agrabyado ng kapwa. As much as possible, gusto namin tumulong ng kapwa. Sa dagat, mundong katkapatagan. We can
Bayok, mga kanta yun eh. Usually, bayok yun sa panliligaw eh. Yung bayok eh. Pwedeng bayok sa mga nagluloksa, bayok sa pakikipagkaibigan. Iba-iba din ang content ng bayok. Depende sa sitwasyon. At yung mga idioms namin, lumalabas yun sa mga salawikain. Oo. Sa mga ang tawag namin doon pananaroon eh. Oo, yung mga sayings ganun doon, maraming lumalabas yun doon nga sa mga panliligaw, pag-aasawa, ganun. Pero noong ngayon, masyado nang naging fanatic sa Islam, pinagbawal yun. Oo, kasi para ang tawag nila doon sa Mëranaw, kapanakuto, kasi medyo ipinagbawal na, pero hanggang ngayon mayroon pa ring sumusunod noon, kasi katuwiran naman noon ng mga yon, nililibang yung mga namatayan na makalimutan yung ano, pagdadalamhati ganoon. Tapos ngayon pinapractice yung bayok mostly ngayon sa kasal, yung kakawing, yung ikinakasal. Ang content naman ng bayok nila, sinasalaysay yung henerasyon, yung salsila, yung pagkatao ng groom, pagkatao ng bride, yung pinagmulan, yung angkan. Ang salsila ng mga Mëranaw is sacred. Hindi mo pwedeng i-reveal yun. Halimbawa, salsila ng angkan namin, isa lang ang may hawak noon. Hindi pwedeng i-reveal. Ang salsila, dyan yung, kunwari ikaw, di ba? May mga asawa sa'yo kasi Mëranaw ka. Yung mag-asawa sa'yo, dun titingnan sa salsila kung saan siya family galing. Before mag-asawa yung may mag-asawa sa anak ko, syempre, kailangan mong i-trace kung saan siya galing. Kasi dyan mo rin malalaman kung kaaway, magkalaban ng family. So, dyan din makikita kung magkalaban. Kasi makikita man siya sa ninuno mo na, hala, apo pala siya ni ganito. So, yan, yung apo na yan is napatay niya yung lolo ninyo. So, hindi yan pwede magkatuluyan. Ganun. Ang wika ng reliyon namin, halimbawa, sa prayer, sa lahat-lahat ng practice about religion is in Arabic. Kay Maguindanao niyan, kay Tausugyan, lahat yun, universal ang wika ng relihiyon ng mga Muslim eh. Arabic eh, hindi wikang katutubo, hindi sa wika namin. Although, kapag halimbawa may hinihiling ka, pwede mong gamitin yung sarili mong wika. Kasi ang intention mo naman doon, nagpa-pray ka dahil may hinihingi kang personal. So allowed na gamitin mo yung wika mo, kasi ang Allah naman, alam naman niya kung ano yung nasa kalooban mo, kung ano yung hinihiling mo. So ganun yun. Doon lang namin nagagamit yung aming sariling wika pag may hinihiling ka.
wikang Meranaw kasi nakakalungkot. Kasi dahil nga ang mga Meranaw by nature, nagkalat na sila sa buong Pilipinas para hanapin ang kanyang ikabubuhay, maghanap buhay. Marami ng mga wika na pumasok sa wikang Meranaw. Halimbawa, yung mga kababayan namin, yung mga Meranaw na nasa parte ng Ilocos Region, naka-adapt na sila ng mga wikang Ilocano. Pagbalik nila sa amin, marami na silang mga terms na bago na inuwi sa amin. Okay, so sa panahon ngayon, makikita natin ang impluensya ng wikang Ingles, wikang Tagalog. Kasi ito pinag-usapan natin yung mga kabataang Meranaw, ha? At iba pang wika sa wikang Meranaw. So at ito ay kapansin-pansin sa mga kabataang Meranaw. Karamihan na sa mga kabataang Meranaw ngayon ang gumagamit ng wikang Ingles at wikang Filipino. Yung mga anak ko nga, English speaking yung anak ko, ha? Imagine, hindi kami nagsasalita ng wikang Meranaw, which is masama. Mahirap din intindihin sa kapanahunan nila ang mga ginagamit na salita sa darangan dahil sa sobrang lalim ng mga salita nito na siyang hindi naman nila kinalakihan ang paggamit ng pananalitang iyon. Ako mismo sarili ko, masasabi ko kung kakaunti lang din ang naiintindihan ko sa darangan. So ang ganitong kaso, halimbawa ng code switching, code mixing, ay maaaring hindi na maaninag ang puro o taal na Meranaw. Masakit man, pero ito ang katotohanan. Isa yun sa dahilan kung bakit ako nagstay sa Commission sa Wika, kasi nakita ko yung pangangailangan. Nasa translation division ako, ang pangunahin gawain namin doon ay magsalin ng mga programa or information dissemination. So sa wikang Meranaw, yun ang isang nagustuhan ko, na isasalin ko sa wika namin yung mga pangunahing impormasyon tulad ng mga programa ng gobyerno na ipaparating ko sa mga kababayan ko sa wika namin, no? Kasi ang office namin is under attached agency ng Office of the President. So lahat ng mga impormasyon, mga order, mga importanteng information na pinapalaganap sa buong Pilipinas, diretso sa amin, pinapasalin sa iba't ibang wika. So sa wikang Meranaw na isasalin ko. By nature kasi ang Meranaw mahilig sa politika, eh. So ginagamit ang wika namin. Ito ang nakakatawa. Kapag panahon ng eleksyon, ginagamit ang epektibong pangangampanya ang wikang Meranaw. Kasi pag hindi ka nag-Meranaw, pa-English-English ka, pa-Tagalog-Tagalog ka sa amin, hindi ka papansinin. So, gagamitin talaga ang wikang Meranaw. Oo. Hindi ka maunawaan ng mga nasa bahay, no? Dahil hindi naman nag-aral yun, eh. Yung majority ng mga nasa bahay ng Meranaw, hindi nag-aral yun. Housewife yun, eh. Mga nag-aral lang doon, nasa opisina. So, nasa bahay sila. So, kung hindi ka mag-Meranaw na isa kang politiko, hindi ka nila iboboto. Hindi nila maintindihan ang pangangampanya mo. So, ilalabas mo talaga yung the best mo sa wikang Meranaw. Ganun ang gamit ng wika. Hindi natin may pagkakaila na tayo ay nasa modernong panahon at sa kalagitnaan ng globalisasyon, may mga pagbabago sa ating lipunan, kapaligiran, maging sa wikang kinalakhan. So bahagi ang mga pagbabagong ito sa pag-unlad ng buhay ng bawat pangkat. Sa panahon ngayon ay masyadong nanating pinaikli ang mga salita na hindi naman tama, ngunit nakasanayan naman ng mga Pilipino. So mayroon din dinudugtungan ng ga upang humaba ang salita. Ito'y tinatawag nilang Gigimon words. So sa wikang Meranaw, halimbawa ang salitang andakasung, yan ay saan ka pupunta. Ginagawa nilang agandaga kagansugong sa gayagabugo, yun sayakab sayabo, ibig sabihin dito lang, pero pinapahaba sa gayagakubo. At saka yun sa mga beke ng Meranaw, meron din silang, ang tawag nila is lasuna. Yung mayroon silang sasabihin, pero mayroon silang term na lasuna. So nagtanong ako, ano bang ibig sabihin ng lasuna? Lasuna naman is yung garlic. Garlic sa atin yung lasuna. So yun daw, kasi nangangamoy, yun. Yung parang ganun, the way na parang may kinakantsaw sila na tao, mayroon silang mga word din ng Meranaw na kanilang ginagamit. Grabe sila ka-resourceful. Walay na kong arep, in Iranon, dead na pirakakan. Yeah, dead na pirakakan. Kaya't ang dapat natin gawin ay magtulungan tayo at ibalik ang wikang kinagisna natin upang maipamahagi pa natin ito sa ibang henerasyong darating balang araw. So tataga sa tingin ko kung patuloy itong
o gagamitin, ngunit may limitasyon din. So higit na marapat, tandaan na bago pa ang mga sub-wika na ito, ay may natural na wika tayong ginagamit. Kung wala kang maratabat, hindi ka Meranaw. So ang ibig sabihin noon, if you don't have that, kung halimbawa pinapalangpas mo yon, hindi mo in-apply yan sa buhay mo, sa mga Meranaw, you are hindi ka Meranaw, kasi iyan ang identity ng isang Meranaw eh, yung magkaroon ka ng maratabat. Yun halimbawa, nabanggit ko na yung maraming halimbawa noon na pag pinahiya mo ang isang Meranaw, pwede ka niyang patayin. Oo, pinahiya mo lang yun ha, because na-touch mo yung maratabat niya. At kapag hindi ka niya, pinalagpas ka niya, wala siyang maratabat. Yun yung very clear example na hindi mo basta-basta hihiyain ng isang Meranaw. Igagalang mo ang kanyang kultura. Kasi kapag pinalagpas niya yun, that means wala siyang maratabat. Hindi siya Meranaw. Nais kong pasalamatan ang lahat ng eksperto at nalubhasa na nagbigay ng kanilang kaalaman, kuro-kuro at opinyon tungkol sa mga wikang tinalakay natin sa 10th edisyon ng Usapang Wika. Hindi naging layunin ng seryeng ito ang ituro ang mga wika. Masyadong maikli ang kalahating oras para dun. Ang nais namin ay madama ninyo ang yaman ng mga panukala, ang lawak ng kasaysayan at ang katangi-tanging mga aspeto ng bawat wika. Layon namin kayo'y mamangha sa lalim ng mga ideya at sa yaman ng mga kulturang binibigyang buhay ng wika. Higit sa lahat, layunin namin ang mabuksan ang inyong isipan sa isang katotohanan. Sa pagkakaiba, tayo'y maaring magkaisa. Salamat sa inyong pagsubaybay sa Usapang Wika. Huwag palagpasin ang pagkakataon, ngayon ang panahon. May palaga na pating wika sa bagong generasyon. Nagkakaiba sa kultura, nagkakaisa sa diwa at pag-ibig ng ating bansa. Kakaiba sa itsura, nabitin natin ang tulay sa pagkakaisa ng pagkakaiba. Maagos, dumadaloy, nagpapasalamat ang Usapang Wika sa ABC Phil Inc. Basta Skim Coat, Zem Coat by ABC. At sa mga sumusunod.